Good day mga kamulberries, and welcome to my channel. This is Christelle and I love mulberries. Today, we will be focusing on Taiwan long mulberries. Paano nga ba natin ito mapapabunga ng marami? At masasagot iyan sa video na ito. Ang dami ko nang na-try na paraan kung paano pabungahin ang aking Taiwan long mulberries. So, nabili ko ito ng 650 dito lang malapit sa amin. At ang problema ko is kung papaano. So, since meron naman akong Illinois mulberries, akala ko the same process lang yung gagawin kung paano pabubungahin ang aking Taiwan long. So, una kong ginawa is sinunod ko lang yung kung paano ko pinabunga ang aking Illinois mulberry. So, prinun ko, pinutulan ko ng mga sanga dahil alam ko na matured na nga. Dahil brown na, pero ang result is napaka-konti lang nung unang bunga niya. At hindi lahat ng nodes na nagpa-sprout ay nagdadala ng bunga. So yung iba, puro dahon lang. Nag-search ako, sumali ako ng mga groups sa Facebook kung paano alagaan ang mga mulberries at kung paano nga mapapabunga. So, na-shock ako sa ibang mga nakita ko na napakadami ng bunga. Halos lahat ng sanga ay hitik sa bunga. Tiningnan ko nga ng mabuti at napagtanto ko na kailangan lang pala siguro natanggalan ng dahon yung mga sanga. So, nag-experiment nga ako base sa nakita ko at iyon nga ay isang napaka-successful na experiment dahil nga ang rami kong nakuhang bunga sa aking Taiwan long mulberries. So, yun na nga yung in-apply ko sa aking Taiwan long at ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba. So, kakalbuhin lang natin ang ating Taiwan long mulberries. Gaya ng nakikita ninyo sa video na tinatanggal lahat ng dahon ng ating tanim. So, tatanggalan lang natin ang dahon at master stress ang ating Taiwan long mulberries at lahat ng kanyang mga nodes ay maglalabas ng bagong sprouts. So, yung bagong sprouts na yon, suloy na yon ay magdadala na ng bunga. So, yun na nga. Yun lang. Yun lang kasimple. So, huwag ninyong putulan ng sanga ang inyong Taiwan long mulberries dahil hindi effective iyon na process sa pagpapabunga. Ang effective ay ang pagtatanggal lang ng dahon. And of course, after mong tanggalin lahat ng dahon ng iyong Taiwan long mulberry, pwede mo na itong lagyan ng pataba or fertilizer. So sa amin nga dito, wala kami mga organic fertilizer na magagamit like yung mga pupo ng baka. Meron lang ako yung mga balat ng saging, balat ng mga gulay, inilalagay ko. Or gumagamit ako ng yung triple 14 na fertilizer. So kapag natanggalan nyo na ng dahon, lahat ng dahon, pwede nyo nang lagyan na fertilizer. Para naman maganda ang tubo ng kanyang mga bagong suloy or sprouts na nagdadala na ng bunga. So yun nga, yun lang ang mabuting paraan at na masasabi kong mabisang paraan kung paano natin pabubungahin ang ating
Taiwan Long Mulberries. So, pakitingnan ang video sa buong process kung paano namin ginawa na pabungahin yung aming Taiwan Long Mulberry.
So, ito na nga, tapos nang matanggal lahat ng dahon. So, kita na lahat ng mga nodes ng ating Taiwan long mulberries. Ganyan lang yung process. At antayin nyo lang na maglalabas yan ng bagong suloy. Lahat ng sprouts, magdadala yan ng bunga. So, napakaraming bunga. Kapag napakaraming sanga ng inyong mulberry, ay napakarami ring bunga ang inyong makukuha dyan. So, kagaya ng nasa thumbnail ko, yun lahat ay harvest ko sa aking nag-iisang puno ng Taiwan long mulberry. Limited lang kasi yung space ng aming bakuran. So, nasa container lang lahat ng mga mulberries ko. Yung Taiwan long, yung Illinois mulberries, nasa pots lang. At makokontrol ko naman yung pagpapabunga sa kanila. So, napakarami rin ang bunga ng aking mga Illinois mulberry kapag nag-prune ako. So, gagawa rin ako ng video regarding my Illinois mulberries. At maraming salamat sa panunood sa aking video. So, this is my vlog about Taiwan long mulberry. Meron pa ako mga susunod about naman sa Illinois. Gagawa rin ako ng update sa vlog na ito. Kung ano na nga ba ang kinalabasan ng ating pagkalbo sa ating Taiwan long mulberries. Kapag hindi na pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, kindly click the subscribe button para naman po madagdagan yung mga subscribers ko. Salamat!